Good day! Welcome ulit sa aking channel. And today's scoop is Socalo. Socalo po is yung mababang tawader na nakaharang po dito sa may slab. Pag mababa, Socalo. Pag mataas, mataas na. Parapet. So, abangan niyo po kami sa aming mga gagawin dito. Dahil dito po ay wala tayong tinatago. At lahat po ng na-encounter namin dito ay amin pong kasabihin sa inyo. Sinimulan na po namin mag-layout ng guide para po sa forma namin. Hindi ko lang nakita nyo. Itong kansina po namin, mga 20 cm mula dun sa flooring, ayun po yung magiging guide sa pinaka-top ng forma. So, paikot yan. Pag buhos po kasi ang bahay natin, most probably perwisyo yan sa kapitbahay. Kasi tatagos yung, pag umuulan, tatagos dediretso yung tubig doon sa may katabing bahay nyo, tapos tatagos sa bahay nila, pati dito sa slab ng kapitbahay ko. So may nag-request lang na itong unahin namin kasi nga tumatagos sa kabila. Tapos pagtapos na itong Socalo, i-waterproofing namin. So ayun, tapusin lang namin itong forma, tapos balikan po namin kayo. 12 seconds later. So ayun, ginawa namin Socalo is buhos na rin. Hindi na po kasi ako nag-hollow blocks. Hindi po kasi ako pan ng hollow blocks. So, kinakinabangan na lang din namin yung bakal na nakausli. Tapos mapansin nyo, hindi na kami nag-bracing. Ito ang pinaka lock namin, spacer uli na tubo. Ito, tapos pinatibay na lang siya, hindi mo nabrasingan. Okay naman. May ikot yan. Start namin buhusan. Mas, para sa akin kasi mas hindi tagusin ng tubig ang buhos kumpara sa hollow block. So pagtapos ng buhusan to, para at least hindi na nagre-reklamo yung kapitbahay na pumupunta na yung tubig sa kanila, saka doon sa kabila. Ngayon na naman po kasi yung memory sa kung bakit tayo nagsosokal. Ngayon, start po na yung buhusan. Ito na rin po yung guide namin tanse. So, kabalo ko yung buhukan ito, nakaos yung bakal na ito. Baka bukas naman siguro yan, lalang oras. Hindi po, kaya buhos kami. Hindi lang po namin masyadong pinuporsa yung buhos. Kasi hindi nga namin nilagyan ng bracing. So, iniingatan namin kung hindi siya lumobo. So, hindi niya sinasagad hanggang ibabang buhos. Hap-hap muna, tapintayin namin matuyo konti. Saka namin buhusan uli yung kalahati. So, kalahati pa lang po yung naman yan. No, hindi yung tipo nung magawa sa akin. So far, wala pa naman bumubuka. Tumunab naman itong spacer namin na ginawa. Tubo. I don't know kung mas mabilis o mas nabagal. Hindi kasi kami nag-hollow block. Pero para sa akin, mas okay na yun kasi hindi naman papalitada. Diretso na finish. Makinis na sa isang araw na trabaho ha. Compare sa hollow block na pagkaasintada. Tapos kinabukasan, papalitadahan. Saglit lang din naman magforma. Although magastos nga sa forma, pero wala ka ng palitada. Mas matibay pa. O ayan. Kinapos lang kami ng konti kasi wala ng forma. Trito din pong pagbuhos and update po namin kayo pag ano.
na sagad na namin to. Medyo napuno na po namin yung isang gilid at kinapos na ng konting halo para po dito. Ito ang critical, dapat hindi ka sa sobrang halo kundi uuwi na yung matitira. So ayan, dapat magaling yung tatansya ng masasaya niya kung ilang pagulang. Tatansya niya kung ilang pagulang. Sabi naman niya, kalating sakot mo para lang magkumpan to. Ito kasi puno na. So yun, tingnan natin kung sasakto ba yung kalahating sako niya. So experience namin, wala namang bulumobo since dinahandahan namin. Hindi namin punersa. Pupura naman yung spacer na ito na nilagay namin. Ikuloy ang bench. Ayan, yung mga tira-tira lang din naman dito na tubo sa electrical namin. Pinakinabangan lang din. Ayan din naman po yung ginagamit namin sa forma sa spacer dun sa may pinakapader natin. So ayan, tingnan natin kalabasan magtapos. Sumakto naman yung tansya ni tatay. At ayun, ito lang napansin ko, hindi siya punot. Although ito kasing guide niya, ito yung pinaka-level nila mula doon sa pinagkuhaan namin sa kanto doon kasi magpipinto ako mula sa pinto. Ibig sabihin, mataas yung boost dito sa party na to, dito sa may isla. Nilevel host naman nila yan, ayun yung lumabas sa tansi. So inisundan namin, kaya hindi puno yung forma namin. Ayaw ko din naman kasi na hindi pantay itong sokalo na to. Tapos naman walang logo, mas malinay, mas mabilis. Ayun, bukas yung kalahati naman na iwan. Ayun, pakas lang yung konti, wala ng forma. Ito na lang yan, paletter N atraso para hindi na tumagos dun sa kapitbahay. Tsaka kasi lumunos itong tubig. Tapos dun, pumupunta sa kabilang bahay. May slab din yung kabilang bahay kasi. At yung sadyahin ko. Tapos yung tubig din, dahil itong sigur. Sige. Maraming salamat at naman po kami sa mga susunod na ng vlog. Good day. Okay, day 2 ng pagbubus ng sokalo ng roof deck. So babaknasin na po namin ngayon yung forma. And bubusan namin yung naiwan pa. So pwede naman na yung baklasin actually kahit medyo basa-basa pa. Kahit medyo hilaw pa, pero nababaklas naman ang buo yan, hindi naman nagkumuguho. So, ganun din naman ginagawa namin sa pader, mas malaki pa nga dito, pero hindi siya kumubuho. Okay. And then, pakita po namin sa inyo kapag nabaklas na. So nabaklas na po namin. Kung mapapansin nyo, ayan po sinasabi ko makinis. Tapos ayan yung tubong spacer namin na pinang-agwat namin doon sa forma. Although may butas, pero madali lang naman yung tapalan pag pinish na. Itong ibabaw sa retouching na lang hahabulin yan, pipinish ko na yun. Hindi ko alam kung itatalis ko o papantayin na lang. So wala naman ang nakitang problema, tuloy na lang namin to. Naiwan. Sige po, sige po, formahan muna namin. Ano was na? No, time check 10:48 PM. Natapos naman na namin pati yung isang mahaba dito. Mas mabilis na lang namin sa napormahan kasi putol na yung plywood. So kain na lang muna kami siguro tapos bubusan namin to. Ayan, bubusan na lang naman na. Okay.
Yun, time check, 1:30 PM. Mabilis namin natapos. Nakabisado yata kasi nila. Minakpit. Tanting linis. Kung mapapansin yun, may batong malaki. Naubusan kasi kami ng spacer. Ito na lang ginamit namin spacer, yung batong yan. May isa lang akong ano, naging problema dito. Kinulong ko na siya, pero hindi ko nilagyan ng agusan ng tubig kapag umulan. Kalimutan ko yung nagbagay ng butas doon sa kanto. Kando dito sa kabilang kanto, nagbagay akong nag-ipit ako ng tubo dyan. Ito lang napakita. Nag-ipit ako dito sa, pinalaman ko dito sa forma yung ano, tubong detres. Para nabasa ng tubig kapag umulan. Tapos doon, titik-tikin ko na lang. Lagyan ko siguro pa tatlo. Tapos saka namin yung waterproofing, ikikrebe yung sahig papunta rito sa magbunas ko. Successful naman. Walang naging masyadong problema. Ingat na sa pagbubuhos kasi baka lumobo. Walang bracing-bracing eh. Pero hindi naman lumulobo. Huwag lang po pwersa yun talaga. Sige. Okay na. At abangan niyo po kami sa mga susunod pa na rin video. Thank you very much.